Nandito na, magdilig tayo. Magdilig tayo ng mga gulay. Kasi summer na. Basahin natin yung doon. Oh. Umaga at hapon ang dilig para hindi siya malanta. Ooh. Sobrang init eh. 43 degrees. Basahin lang, parang kung spray lang siya sa dahon. Para maka-sustain sila maghapon sa init. Woo! Sa sobrang init. Yung dahon niya, lalo na yung kalabasa. Ano to eh? Pag nainitan, umano to? Tumitiklop. Kasi nalalanta talaga. Kailangan spray lang ng tubig. Giginawin sila. Maganda ang panila tuwing umaga. Oh. Tuwang-tuwa ka. Pag nakikita mo, excited kang bumangon kasi good morning sa kanila. Kaya namamayagpag sila. Eh. Parang nakasmile din sila. Kasi gigret nila, good morning mga aking mga plantita at mga tanim. Spray lang. Kahit itong konti lang, kung magbunga ito yung kalabasa. Ooh! Laking bagay na ito. Mahal ito sa... Wala ito eh. Hindi ito available sa market. Mabilog. Iba yung kalabasa nila dito. Yung kalabasa nila dito mahaba. Sa Asian market, mayroon. Pero bihira lang. Pachamba lang. Pag mayroon. Nagtatanim lang kasi dito yan, mga Pilipino, mga Pinoy, tsaka Vietnam, Nepali. Ayan sa taas, oh. Binabasa ko yan sila para hindi malalanta, oh. Makasustain sila maghapon. Yeah! Ayan, may bunga na. Spray lang. Para mabasa ang aking saluyot. Yes. Malaki na. 2 months pa lang kasi ito eh. Kaya hindi pa masyado malago ang dahon. Tsaka mahina ang pag-grow nila kasi naano kagad ng init. Tsaka late ako nagtanim ngayong taon. Dapat nagtanim ako mga kwan eh. By March. The spring. Late na ako nagtanim eh. End of April na ako nagtanim eh. April, May, June. Magtutong months pa lang. Basain ng ground. Tsaka yung dahon. Kahit ito lang, nako, sa ibang lugar, nako, wala ito ganito, hindi katulad sa Pilipinas, marami. Dito, sobrang mahal. Taka minsan wala pa. Wala, kahit frozen, wala. Kaya kailangan masipag magtanim para makakain din. Tulad ng malunggay. Malunggay, wala ito sa Europa. Hindi nila dito kilala. Sa Europe, kaya kailangan magtanim para makakain ng malunggay kasi
ng malunggay kasi grabing benefits to eh. Nakakatulong talaga. Pang-energize. Lumalakas ka pag kumakain ka ng malunggay. Gumawa ka ng gulay. Sabaw na may dahon ng malunggay. Ay! Solved na. Lumalakas ka. Lalakas tayo pag kumakain ng malunggay. Buti na lang mura yung tubig dito. Hindi mahal. Every 2 months. Every 2 months ang bill nila dito eh. Magbabayad. Dito sa Pilipinas every month. Every month talaga. Yung kuryente nila 3 months. Grabe no? Na 3 months, konti-konti lang ang bill nila. Kahit ano sila, hindi marami kasi silang source eh. Ang mapagkukunan ba? Grabe yung filter nila. Kahit sa dagat, kumukuha sila. Pag ma-short sila ng supply, lalo na pag authority measure ng tubig. Sa dagat sila kumukuha. Kasi napapaikutan sila ng dagat dito eh. Dagat island to yung Cyprus. Kaya sa dagat, pag nasa dagat yun, ilang process yun. Ilang process na filter ba. Kaya, pero mura pa rin. Yung minimum nila dito, ano eh. Isang buwan, 10 euro. 10 euro, mga 600 din. Mahal na rin yan sa Pilipinas. Mabigat na rin yan sa Pilipinas. 600, nang bigat na yan na bill sa Pilipinas, ang kikitain ng tubig. Kaya sa Pilipinas, sobrang tipid ng tubig eh. Okay na, basa na to, marami ng tubig. Oh, thank you for watching, bye bye. Ito pa. Ayan, sitaw pa, kiyat na. Ang kiyat ng sitaw ko. May kalabasa din sa baba. Tapos talbos ng kamote. Purple to eh, purple tong kamote ko. Ayan, paakyat ng aking ampalaya. Isang puno lang yung ampalaya ko. Wala ko ni. Dito lang yan sa tabi. Sa sulok. At least may tanim. Gugrow na after 2 months. Ito yung 1 month pa lang to eh. Magwa 1 month pa lang natanim ko since natanim ko. Late ito. Nahuli ito sila itanim. Naitanim. Mabagal nga ang pag-grow kasi mainit kahit anong dilig. Yung fertilizer ko dito, yung binabad kong balat ng saging.